So hello guys, welcome back to another episode of my vlog. And today we are in the heart of Sagada. So nasa sentro po tayo just to showcase kung ano pong meron dito. And I'll show you yung guest house na aming titirahan for about 3 days. So ayun guys, finally, here we are sa guest house na titirahan namin dito sa Sagada. So yun guys, dito sa place namin is makikita mo yung mga fog na kalat-kalat dito or took. By the way guys, ang guest house na to is Ligaya's House and Cottages. So since may naantay pa tayong mga kasama, so mag-ikot-ikot muna tayo dito around sa guest house na tinitirahan namin. Uy, andito pala sila. So, andito pala kayo. Siya po si, ano, si Ma'am F, yung pinakamaasikaso naming co-or. Kasama namin, syempre. Napalatulog yan. Napalatulog. Nag-chill-chill lang dito sa Sagada. Ano pong meron dyan? Sa kanya pa ba yan? Ito guys, ang tawag dito is fertility house. So ito ang traditional house ng mga Igorot dito sa cordillera. Yung tipong nilalatag lang yung tulugan sa sahig. Parang sarap patulog dito, no? Look yung ano, bubong, tas yung sahig niya. Parang sobrang presko dito, no? May pagka-modern na itong traditional house kasi look, nilagyan nila ng glass. Pero ang ganda pa rin ah. Yung mga upuan nila dito, mga dingding, parang mga anito, di ba? Look. So ito ang mismong kitchen po nito. So ayan guys, ang malinis din. So, pwede nyo rin po itong upahan. Guest house din po ito eh. So, ngayon parang may nag-ano nito eh, nag-rent ng space na to. Kasi may mga pagkain eh. Ano, may tawag sila dito eh. Yung mga parang naka-ano. Yan. Ito yung mga anito. Pampaswerte ba? Tama ba? Hindi pala nakipwenta sa ACI. Sino po? Ano yan? Sino mong tayo? Ay, mayroon pa pala dito. Ano? Hindi ko napansin to kanina. Kala ko ano lang. Look, yung CR po nila dito.
Look, ito po. Oo, oh, nakakatuwa. I like it. So ito guys ang wild berry. So pwede nyo po siyang kainin. So ang laki pa pala ng lupa dito ni Mami Ligaya. So pwede pa niya itong tayuan ng mga guest house in the future kung marami pa rin mga turista pupunta rito. So may shortcut po dito guys papuntang Kiltipan. So ngayon wala po yung Kiltipan, nakarehab po siya kaya nakaclose po yung spot na yon. Para mas maganda dito sa taas magstay compared dun sa may guest house na tinitirahan namin. So nakakatawa, marami pa palang guest house dito si Mami. Ito yung Sweden cottage. So may pagka-Scandinavian yung peg. So pasukin natin guys at alamin kung anong itsura ng Sweden cottage. Ah, okay. So double deck din pala ito. 1, 2, 3, 4. So dito sa kabilang room, same din. So parehas na parehas yung look nila. So nakakatuwa. Parang maliit lang kung titignan, pero na-maximize nila yung lugar, di ba? So katulad na katulad din doon sa may room na tinira namin sa baba. So eto guys yung CR nila, parehas na parehas doon sa CR namin. So ayun guys, so pwede kayo dito mag check in sa Ligaya's House and Cottages. Nakaready na sila? Naka, patay ka. Sabi mo maya maya na lang. Sabi mo maligo na lang pagbalik. Kain muna tayo. Siya po ang owner ng guest house na to. Siya po si Mami Ligaya. So ayun guys, so pwede kayo mag check in dito sa Ligaya's House and Cottages. So ang dami-dami pa po niyang available na slot in room dun sa taas. A few moments later. Umali kayo, which means welcome sa salitang Kankanaey. Local dialect ng mga taga Sagada at iba pang part dito sa cordillera. Alam nyo ba guys na ang former name ng Sagada is Ganduyan? Sa tourism office ng Sagada. So guys, andito na po tayo sa poblasyon ng Sagada. So nandito po tayo ngayon para mananghalian and at the same time para makapag-ikot-ikot na rin sa lugar na to. So dito po tayo ngayon kakain sa isa sa pinakasikat na restaurant dito sa Sagada, which is yung Salt and Pepper Restaurant. So guys, ito po yung menu nila. So kung makikita nyo, may pork itag sisig. Speaking of itag, ang itag po is a native delicacy dito sa Cordillera na mostly made of pork cured with salt and then sun-dried or smoked for about a month. So guys, ito na po yung order ko. So isa ito sa mga best seller dito sa restaurant na to. Ang tawag po dito is chicken mushroom inutom. Okay.
Para siyang remote ng chicken. Thank you. So ayun guys, so mag-ikot-ikot po muna tayo dito sa area since may time pa naman tayo para sa paggala kasi mamaya pa yung call time namin sa susunod naming schedule na pupuntahan. So, ganito po ang lugar ng Sagada. So, maliit lang po siya, pero na-maximize po niya yung place. Ang dami niyang pwedeng puntahan dito sa area. Kasi nga, maraming indigenous na mga tawag dito, mga product. And at the same time, yung tawag dito yung mga artisans na gawa dito lang sa Sagada matatagpuan. So since kagabi wala na akong choice, ito nakita kong kainan kagabi itong dine-in, the Mayan Resto Bar. So, dito ako kumain. Umasok lang ako dun sa baba. So, may kainin din dyan. So, mostly guys, ang mga bahay dito is mga guest house. Kasi isa po yun sa mga negosyo nila dito sa Sagada. Actually, hindi ko alam yung place kung saan ako pupunta ngayon. So, ikutin lang natin since maliit lang naman yung town na to. Alam nyo ba guys na mga lokal lang pwede magtayo ng negosyo sa lugar na to? Kung hindi po kayo taga dito, so wala po kayong karapatang magnegosyo dito. Which is good. Nakakatuwa. I like the idea. Alam nyo guys, one good thing about this place is yung mga siniserve nila is freshly produced po from this place. Especially yung yogurt, yung coffee, tapos yung iba pang mga fruits na siniserve nila is galing lang po yan dito mismo sa place na to.
doon. So dito muna tayo. So kumuha tayo ng footage dito sa part na to. Isang slice nito, then isang slice nito. Ay, sige. Ha? For take out. Pwede ba? Hindi. O sige, dito na lang. Dito ko lang sasanya. So, hindi po sila nag-take out. So, dining lang po talaga. So, ang pwede mo lang i-take out is yung naka-box. Pero once na mga slice, so dito lang po sa loob. Lemon pie house, pero ang in-order ko guys is yung blueberry pie. Andito pala nakapark yung sasakyan. Buti na lang at hindi na ako paakit pa dun sa taas. Ay, nandito pala sila oh. So ito naman guys yung Sagada Brew. So isa sa pinakasikat na lang food dito is yung lava cake. So far gusto ko sanang kumain pero busog na ako. So ayun, isa rin to sa pinakasikat nitong kainan, Sagada Brew. So ayun guys, so parang nakarating na rin kayo dito, di ba? So sana nag-enjoy na naman kayo sa isa na namang magandang episode dito sa Sagada Brew.